Hi, good morning. So, mapagpalang umaga po. So, ngayon tayo ay nasa 1 Chronicles chapter 18. Napakaganda po nito dahil ang Panginoon po ay sinusubaybayan si David sa kanyang ginagawa. Sabi nga dito, siya ay sumusunod dahil alam natin na may pinag-uuto sa kanya ang Panginoon. So, salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong panonood dahil may inuutos din po sa atin ang ating Panginoon sa mga oras na to. Kaya tayo po ay nandito para makinig sa salita ng ating Panginoon. So, before anything else, dapat po tayo ay magdasal muna para tayo ay samahan ng ating Panginoon sa mga pang-araw-araw at sa gagawin natin sa pakikinig ninyo. Kausapin po natin ang ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Salamat sa pagmumulat ng aming katauhan, ng aming pag-iisip. Namamulat kami sa iyong mga salita dahil alam namin ang iyong salita ay buhay na magbibigay sa amin ng lakas at direksyon para magampanan namin ang totally na pagbabago sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, ng bawat tao kami ay napakahina. At hindi namin magagawa ang pagbabago na patungo sa inyo kung kami ay hindi nyo tutulungan, kaya kami humihiling na kami samahan sa pang-araw-araw namin buhay para kami ay patuloy ang magbago at maglingkod sa inyo, Panginoon. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Ayan. So sa atin po, ang ating pong topic natin ngayon, sabi nga dito, nang si David po ay pinakuan na ng ating Panginoon na siya ay magiging hari, at siya po ay nagpasalamat, patuloy pa rin niyang ginagawa ang para sa Panginoon at sa kanyang pag-uutos. Sabi nga dito, ang masarap po kay David, hindi siya lumulubay. So sa 1 Chronicles po, chapter 18, sinabi niya dito, "Now after this, it came to pass that David smote the Philistine and subdued them, and took Gath and her town out of the hands of Palestine. He smote Moab, and Moabites became David's servant. David smote Hadarezer, the king of Zobah, and Hamath, as he went to establish his dominions by the river Euphrates. David took him 1,000 of chariots and 7,000 horsemen and 20,000 footmen." So, ibig sabihin po, dito, sa pagbasa po dito, ang sinasabi po, si David hindi tumigil. Alam niya na ang Panginoon ay meron sinasabi pa sa kanyang dapat gawin. Sabi nga dito, hindi po lahat ay sa Panginoon. Kailangan din po natin gawin ang ating tungkulin, ang ating pong dapat gawain para makuha natin ang mga bagay na ating kahilingan. Oo, tayo nagdasal, sinabi natin sa Panginoon ang ating kahilingan, and partially ang Panginoon po ay binigyan na tayo ng daan para makuha natin ang ating kahilingan. Ang lahat po ng ating kahilingan ay partly binibigyan ng Panginoon na makuha natin, pero tayo po ay humihinto. Ang katulad po ni David ay hindi siya huminto dahil sinusunod pa rin niya ang ating Panginoon. So sa ating pong mga kagustuhan, ang ating pong Panginoon ay lagi nakasubaybay sa atin. Don't stop. Diba? Sabi nga dito, don't stop for getting the right solution of what you're asking. Sabi nga dito, kung gusto mo financially, you're asked by financial problem, huwag kang maghuminto sa pagtatrabaho. Kumbaga, sabi dito, kung gusto mo pa ng more than pera, mag-overtime ka. Ang sinasabi po dito, ang lahat po ay binibigay ng Panginoon kung ikaw ay nagsisikap. Diba? Kung ikaw ay gumagawa ng paraan para makuha mo ito, sabi nga dito. Kung gusto mo ang mga anak mo ay magkaroon ka ng magandang relationship, give them time, sabi nga dito. Huwag mong hayaan na you're asking something to God
But you only want God to do that for you. Ang sabi po dito, kailangan ikaw mismo gagawin mo. Diba? You will keep trying. Kaya nga po dito si David, nung binigyan siya para maghari sa Israel, hindi lang po siya ang kinuha niya, isa o dalawa, pero ang sinasabi po niya, mayroon pa siya dapat. Kaya nga dito, ang sabi niya dito, he smote Moab, he smote Palestine. Nakuha niya po itong mga teritoryo na to dahil siya nakipaglaban. So tayo man, kung meron tayo mga bad habits, kung tayo man ay may ginagawa na hindi maganda sa ating sarili, try to look, to check. Ano ba itong mga ginangyari na ito? Kasi sa atin, sa kapanahon ng po ni David, ito po ay isang pagsakop sa Israel. Pero po sa ating kapanahunan, ang kailangan po ay ang pagsakop ng Panginoon sa ating sarili. Diba? Meron po tayong mga habit na sinasabi na kailangan nating alisin sa ating sarili. At ang kailangan po natin dito ay ating Panginoon para po ito ay tumama po tayo at maging maayos tayo. So, sa atin pong araw na to, sabi nga dito, kailangan kahit saan ka nandun, na whether nasa opisina ka, nasa iyong tahanan, o nasa iyong mga kaibigan, o nasa iyong katransaksyon habang ikaw ay nagda-drive, ang kailangan magdasal, hingin sa Panginoon ang tulong para mapabuti at makauwi ka agad. Hingin sa Panginoon na magkaroon ng solusyon at gawin ang tama. Sabi nga dito, keep trying to get the solution. Kaya nga po ang sinasabi natin dito yung Ark of God na tinatawag. Ang Ark of God po na sinasabi, ay ang kailangan po ito ay mga utos ng ating Panginoon, mga salita ng ating Panginoon, ay lumabas sa ating katawan. Pumunta po sa ating katawan para ito ay parang isang dugo na ito po ang magpapaikot at magpapagalaw sa ating katawan. Sabi nga dito, isama natin ang Panginoon sa bawat ginagawa natin. Sa ating sasakyan, kailangan sa ating bahay, kailangan nandun ang Panginoon. Sa ating pamilya, dapat nandun ang Panginoon. Sa ating pakikitungo sa ating kaopisina, sa ating pong pakikipag-usap sa mga ating katransaksyon, kailangan po laging dala natin ang ating Panginoon. Dahil na sinasabi po dito, pagdala natin ang ating Panginoon, sino pa ang tatalo sa atin? Kasamahan tayo ng Panginoon para magawa natin ang mga dapat natin gawin at matatapos po ito sa oras dahil ito po ay ginagawa natin on time. So sabi nga nila, and David took the shield of gold that were on the servants of Hadarazel and brought David very much brass wherewith Solomon made the brazen sea and the pillars and the vessels of brass. Sabi nga po dito, kanya po sila ay nakapaggawa ng templo para sa Panginoon. At ito po ay dinala niya sa kanyang anak na Solomon. At si Solomon po naman ay tinulungan ang kanyang ama para magawa ang kahilingan ng kanyang ama. Ang kagustuhan ng kanyang ama na siya ay makapaggawa ng isang templo na para sa Panginoon. Ito po ang maganda. Diba? Nakapagbigay si Solomon ng kasiyahan sa kanyang ama dahil natupad ang pangarap ni David na bigyan ng templo na maganda ang ating Panginoon. So sa atin po, sa pang-araw-araw na gabay, ang ating mga magulang ay ginagawa lahat ng paraan para mapabuti ang ama. Dito po sa kasulatan ng 1 Chronicles 9:18, ang sinasabi po dito ay kung ano man ang nakukuha ni David ay ibinibigay sa kanyang anak at ang pangarap niya ang anak ang nagtutuloy. So dito po sa ating po ang kahalagahan ng pagbasa ng chapter 18, patuloy tayo makibaka. Patuloy natin gawin ang ating kahilingan. Patuloy natin ang
ibigay sa Panginoon ang pinakamaganda na gawain, pinakamaganda na alay sa Panginoon ay paglingkuran siya. Kahit na po sinasabi ng ating Panginoon mo kung bigyan ng tahanan na dahil ako ay palipat-lipat, sabi niya ganun, don't give me cedar. Ang kailangan po ng ating Panginoon, ang Panginoon ay nasa ating puso. Ang Panginoon ay nasa ating pamilya. Ang Panginoon ay nasa lahat ng ating ginagawa. Dahil pag ang Panginoon ay nasa atin, ang lahat po ay magagawa natin ng tama at naayon sa utusan ng ating Panginoon. So ngayon po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil ang Panginoon po ay lagi natin kasama mula ngayon at sa mga susunod na araw. And keep watching our blog and sharing the Word of God and like para po ito ay makita ng ating nananampalataya na ang salita ng Diyos ay buhay sa pamamagitan po ng pagsusubscribe natin and share and like sa mga salita ng ating Panginoon. Amen po. Tayo po magdasal. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita. Salamat sa pagtulong sa akin para ito ay mabuhay sa aking pangatawan at mapaayos ang aming buhay. Kami po ay tumihingi ng tulong sa aming kahinaan at salamat po sa pagbibigay sa amin ng lakas sa araw-araw. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Salamat po.